Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat sa ating galihim na Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. Kasama din po natin ang Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Marami po kasama natin ang ating mga kongresista dahil po marami po tayong hinihingi ng mga pagbabago sa ating mga batas at ang mga bagong batas na ating kinakailangan upang maging matibay ang ating mga polisiya para sa ating para sa ating lipunan. Kaya po, ay lagi po isang sinasama para makita niya ang iyong mga pangangailangan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na sa ating mga OFW. At dito po, kasama din po natin ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Lauren. At dito po siya, marami po na alam niyo po, naging priority po sa ating pamahalaan ngayon sa ating administrasyon ay ang agrikultura. At ngayon, nandito po kami ay kaninang umaga ay naglandap tayo ng nangyawalan ng pangalistanday sa gitna ng Pilipinas at saka ng Lunay at Salam. Kaya po, ito po ay itutulong sa ating sektor ng agrikultura. Kasama din po dyan ang ating panglalapit sa ating mga kaibigan dito sa Kunay upang sila ay ipaliwanag at ipalaman natin sa kanila kung ano ang mga parang pagkakataon na mga investment na pwede sa Pilipinas. At dito po ang kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Ganun din po at meron po tayong kasunduan sa gitna ng Pilipinas tungkol sa itinatawag na people-to-people na exchange na sinasabi. Kasama po dyan sa people-to-people exchange ang tourism. At alam naman po natin ay napakaganda ng Pilipinas at sa ating palagay. Ito ay malaking, dapat natin ipinagmamalaki sa buong mundo. Upang naman tayo makamisita at makita nila. Hindi naman kung gano'ng maganda ang Pilipinas, kundi kung gano'ng kababait at gano'ng mapagmahal ang mga Pilipino. Kaya po nandito po ang Secretary ng Department of Tourism, Secretary Cristina Pasco. Inaayos din po natin ang ating mga ating pinatawag ay ginagamit ngayon na salita ay supply chain. At ito po ay pangailangan natin upang ang ating mga ng ating mga magsasaka, ang ating mga manggagawa, lahat po ng produkto nila ay makarating sa merkado agad at hindi masyado mahal. Kaya kailangan ayusin po ang ating transportation system, hindi lamang para sa ating mga produkto, kundi na rin para sa ating mga kababayan. At ito po ang Secretary of the Department of Transportation, Secretary Julie Bautista. At malaking pong bagay ngayon, malaking pong aming napag-iisip tungkol nga dito sa issue na ito, dahil nakita naman natin, masyadong maraming gulong sa iba't ibang mga bahagi ng mundo at nagkakaproblema sa presyo ng langis at sa supply ng langis. Kaya po tayo ay naghahanap ng mga kasama, ng mga katulong, at tayo din ay lumilipat at ang Pilipinas ay umaalis na sa tinatawag na fossil fuel. Yung mga, yung coal, yung mga langis, yung crude oil, lahat po yan. At tayo lumilipat na rin sa tinatawag na renewable. Ang renewable po ay mga wind energy, yung mga solar energy. Ang namamahala po dyan ang ating Secretary of the Department of Energy, Secretary po. Sa dinami-dami ninyo na OFW,
nagaling Pilipinas, ay talagang nabigyan, kailangan natin bigyan ng isang departamento na walang katangulang kung hindi pagagaan ang kalagayan ng ating OFW. Ito po ang pinakabago na departamento sa ating pamahalaan. Ito po ang departamento na talagang tumutulong sa sitwasyon ninyo OFW, sa mga problema na naharap sa inyo kung minsan para sila nagtumutulong. At ito po ang namunumayan po dahil po ang unang naging sekretary ko dyan ay umauna dahil sayang naman ang siya talagang nagsimula nito. Ngunit mahusay din ang ating sumunod na secretary of the Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kahn. Malapit-lapit na po ang Brunei sa ating dalaw. Kaya po, marami tayong exchanges na nangyayari sa ating mga kapayan sa Mindanao at saka dito sa Brunei. Kaya sinama ko pa rin ang Mindanao Development Authority Secretary Leo Bato. Tayo po ngayon ay umiikot po kami sa nakaraang isang taong kalahat. Marami po kami pinuntahan ng bansa upang ganun din ipaliwanag kung ano ba talaga ang ating mga ginagawa para sa ating ekonomiya. Ano ba yung mga opportunity na pwedeng pansamantala na ating mga pinigil-tigil abroad na magdala sila ng investment, magdala sila ng kapital, magdala sila ng trabaho para sa atin at panaguhin at pagandahin ang ating ekonomiya. At ang namamahala po dyan, at siya po ay ang malapit sa iba't ibang mga korporasyon at sinasabi na naghahanap ng paraan upang sila ay mag-invest sa Pilipinas. Ito po ang ating special assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Deng Kong. And are trustworthy, and I know that it's the same here in Brunei. We may all have different professions, but what we bring to all that we do, not only in the Philippines, but even abroad, as is proven by the record that Filipinos have made and the reputation that you have gained, that what we bring is a special brand of Filipino service everywhere we go. Ito po ang pagka-Pinoy natin na may malasakit, mapag-aruga, mapagkalinga tayong mga Pilipino. Maraming salamat po sa iyong mga mabuting ginagawa upang inyong na at respeto sa pinamo at imahan ng ating bansa. So while we honor our overseas Filipinos for your sacrifices for our nation and the families, one of the promises I made when I first took my role as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Mabuti po siguro ay ipalita ko na sa inyo na mayroon pa lang ang bilang ng bungad ng aking mensahe noong nakaraan 2023 na nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. This is a remarkable figure surpassing the trillion peso mark. This achievement surpasses our initial optimism when we said ang muna naming target ay sabi namin 1.15 million trillion pesos, ngunit ito'y umabot na sa mas mataas na numero. To far exceed this mark, by reaching 1.26 trillion pesos, is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses' growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos. Alam po natin na kapag masigla ang ekonomiya,
maayos ang kabuhayan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo sa ating mga W, I also encourage all of you to someday return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Isa sa mga prioridad ng gobyerno ay ang agrikultura. Kaya tinatrabaho po natin ang gusto upang magkaroon tayo ng modernized agricultural sector na kayang suplayan ang ating pangangailangan at bukod pa doon ay makapag-export pa sana tayo. I am relentlessly pushing and prioritizing the development of our agricultural land and our agricultural sector. I cannot say it enough, I cannot emphasize it enough, but we really need to invest in the development, productivity, and modernization of our agri-sector. By building infrastructure, improving market and enthusiasm of our farmers, our farmlands will yield not only crops, but also opportunities that create ripples of positive effects throughout our nation. Ang layunin po ng ating pamahalaan ay kilalanin ang agrikultura bilang catalyst o mitya upang para sa ating ekonomiya. Itataas natin ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. Patitibayan po natin ang tinatawag na value chain ng agricultural sector. Sunod po sa aking listahan ay naging iyay ang infrastruktura. I've said it before, ulitin ko na. We will build and we will build better and we will build more. I seek to widen the focus. Infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila naman, sa Luzon naman ang lumalago at lumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lumalok na napakalayo ay nararamdaman nila na meron silang kanasa, na meron mga opportunity, na meron tumutulong sa kanilang pamahalaan para sa pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines, and this we will open up through the construction of roads and bridges, as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication, so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport. As we build a nation that not only meets current challenges, but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. And that is what I call for transformation. We have to transform our idea of being the Filipino. The transformation of the way that we present ourselves to each other and to the rest of the world. And the transformation of our economy, of our governance, and of our society. So I challenge each one of you, let us become new Filipinos. Lahat tayo, maging bagong Pilipino, na nandyan sa bagong Pilipinas, sa pagbabago, sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagbabago sa isip, sa salita, at sa gawa. My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past, but in our future. And the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei, trusting government for leadership. But let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipinos. Let us be confident. Let us be confident in the future of our country with resolutions by which we can decide to make that future come to pass. Magkaisa po tayo. At ako ay malakas po ang ilo na pagkatuloy ang suporta ninyo
sa ating pamahalaan, sa isa't isa, at sa ating minamahal na Pilipinas, ito po ay magiging matagumpay. Kabayan, sa pagtulungan at pagkakaisa natin, tutungo po tayo sa pag-angat ng kabuhayan ng Pilipino at sa kaundaran ng ating bansa. So even as you build your lives here in Brunei, join me as we work together for a bagong Pilipinas. Maraming salamat po.